forgiven because you were forsaken and I'm accepted. You were condemned and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken and I'm accepted. You were condemned and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, well how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? My joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken and I'm accepted. You were condemned. Died and rose again. Amazing love, well how can it be to our King and die for me? Amazing love, well I know it's true, and it's my joy to Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, well how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well I know
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa inyong mga tahanan, sa ating pananalangin, sapagkat naniniwala po ako, more prayer, more power. Sa gabing ito, ipanalangin po natin ang ating government. Panalangin natin na gamitin ang government para sa ikatatagumpay, ikasusugpo ng coronavirus na ito. Pwede po ba sa inyong mga tahanan, sabay-sabay po tayong manalangin para po sa ating government. Tayo pong yumuko at manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan, tunay na po Panginoon na kayo po Panginoon ang may control, kayo po Panginoon ang may hawak po Panginoon ng lahat ng pangyayari po Lord God na nagaganap sa aming bansa. Panginoon, alam namin na meron kayong magandang dahilan. Meron po Panginoon magandang plano po Panginoon sa bawat isa. Sa ngayon Panginoon, hindi namin ito nakikita, pero Panginoon, naniniwala po Panginoon kami na meron po Panginoon kayong magandang plano. Kaya po Panginoon, sa oras na to, patuloy namin ipinapanalangin Panginoon yung aming government Panginoon. Ipinapanalangin Panginoon namin sa iyo ang aming Pangulo, si President Rodrigo Duterte Lord God. We pray Panginoon, samahan niyo po Panginoon siya kung paano Lord God, bigyan niyo po Panginoon siya ng wisdom Lord God na nagmumula po Panginoon sa iyo. Tulungan niyo po Panginoon siya Panginoon na bigyan niyo siya ng wisdom, ng mga strategy kung paano Lord God masusog po ang pandemyang ito. Tulungan niyo po Panginoon yung kanyang mga gabinete, yung IATF Lord God na humahawak po Panginoon ng mga decision making patungkol sa pandemyang ito. Lord, we pray Panginoon, samahan niyo po Panginoon siya. Bigyan niyo po Panginoon sila po Panginoon ng katalinuhan na nagmumula po Panginoon sa iyo. Na sa ganun Panginoon, sama-sama po Panginoon namin sugpuin. Tapusin Panginoon yung virus nga po Panginoon ito. Maging Panginoon yung mga mayor Lord God. I pray Panginoon yung mga mayor Panginoon sa bawat municipality. Bigyan niyo po Panginoon sila Lord God ng wisdom na nagmumula po Panginoon sa iyo. Bigyan niyo po Panginoon sila Lord God ng tapang Panginoon na i-implement Lord God yung bawat quarantine Panginoon na nasa kanila po Panginoon nasasakupan. Tulungan niyo po Panginoon sila Lord God na bigyan niyo po sila ng tapang Panginoon Lord God na sugpuin Panginoon. I-implement Lord God lahat ng rules, lahat nga po Panginoon na batas Panginoon. Na sa ganun Panginoon magkaroon sila ng disiplina po Panginoon. Na sa ganun Lord God yung mga tao po Panginoon Lord God na kanilang nasasakupan Panginoon ay magkaroon din po Panginoon na disiplina, na natakot Lord God na sumunod Panginoon sa government. Lord, alam namin Panginoon na kung kami Lord God ay sama-samang mananalangin, kami Panginoon Lord God ay makikinig sa aming pamahalaan, kami Panginoon ay susunod sa bawat batas Panginoon na itinatakda nila. Alam po Panginoon namin na sama-sama po Panginoon kami, tulong-tulong po Panginoon kami na susupuin Panginoon yung pandemic nga po Panginoon ito. Lord, sa oras na ito, ipinapanalangin din namin yung aming mga spiritual leader, Lord God. Ipinapanalangin Panginoon namin sa iyo, si Pastor Elmer, Pastora Cathy, ang kanyang buong pamilya. Ipinapanalangin ko po Panginoon si Bishop Ellie, si Pastora Divine, ang kanyang buong pamilya. Pinapanalangin po Panginoon si Pastor Albert, si Pastora Ice, at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng bawat Zion Churches, Panginoon, mga Zion Pastor, sa Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao, aking Panginoon, ipinapanalangin, Panginoon, na gamitin niyo sila lang mightily sa bawat churches, Panginoon, na kanilang pinagpapastoran. Panginoon, bigyan niyo po, Panginoon, sila ng discernment, Lord God, na kung saan, Panginoon, ipaalam niyo po, Panginoon, sa kanila, yung Panginoon, Lord God, yung pangangailangan po, Panginoon, ng bawat membro, mga bawat tao po, Panginoon, kung paano, Lord God, matutulungan po, Panginoon, spiritually, ma-flip, Panginoon, ang kanilang spirit, kung paano, Lord God, harapin ang pandemyang ito, bigyan niyo po, Panginoon, sila, Lord God, ng discernment, Panginoon, para, Lord, kayanin, Panginoon, ang bawat isa, yung pandemic, Panginoon, ito. Bigyan niyo po, Panginoon, sila po, Panginoon, ng tapang na sabihin, Lord God, ang katotohanan, Panginoon. Bigyan niyo po, Panginoon, Lord God, aming mga pastor, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, ng anointing, ng power, Lord God, na nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Maging, Panginoon, yung kanilang pamilya, Lord God, tinataas ko po, Panginoon, sa iyo. Kayo po, Panginoon, na kumatagpo, Panginoon, sa lahat ng mga pangailangan nila. Spiritually, financially, kayo po, Panginoon, Lord God, ang mag-provide na kanilang mga pangailangan. Kayo po, Panginoon, ang mag-protect, Panginoon, sa kalusugan, Lord God, ng buong pamilya. Tulungan niyo po, Panginoon, sila, Lord God. Protektahan niyo po, Panginoon, siya ng banal na dugo. Bawat mga pastor, leaders, nga po, Panginoon, namin. Lord,
Alam namin, Panginoon, na tutulungan niyo po, Panginoon, na aming mga pastor, na tunay nga po, Panginoon, na sila po, Panginoon, yung itinalaga ninyo para gamitin. Sila po, Panginoon, yung itinalaga ninyo, Panginoon, para magbigay ng pag-asa po, Panginoon, sa mga tao, Panginoon. Lord God, na nahihirapan sa pandemyang ito. Maging, Panginoon, yung mga katuwang nila, mga cell leaders, Panginoon, ng bawat churches. Pinapanalangin ko po, Panginoon, gamitin niyo sila mightily. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga cell leader, Lord God, na katuwang na aming mga pastor, na maalagaan ang bawat mga cell member. Tulungan niyo po, Panginoon, yung mga cell leader, Panginoon, na through online, kayo, Panginoon, Lord, ang tumulong po, Panginoon, sa kanila para, Lord God, ma-disciple, ma-encourage, Panginoon, yung bawat members, Lord God. Kayo, Panginoon, Lord, ang tumulong po, Panginoon, sa mga cell leader, Panginoon, na tunay na mga musta, magbigay, Lord God, ng encouragement din po sa bawat cell member. Lord, ang lahat po, Panginoon, ng bagay na nangyayari sa mundo ay may dahilan. At alam namin, Panginoon, yung dahilan na ito ay aming matatanggap para sa ikabubuti namin lahat. Patuloy kami, Lord God, aasa, patuloy kaming mananampalataya, patuloy kaming magbibigay, Lord God, ng pag-asa sa mga tao. Alam namin, natutugon ninyo po, Panginoon, ang bawat panalangin namin na ito. At alam namin, sa dulo po, Panginoon, ng pangyayaring ito, lahat kami, Panginoon, ay magpapasalamat sa iyo. Dahil po, Panginoon, kayo ang magliligtas sa amin, kayo ang magpuprovide sa amin, kayo po, Panginoon, ang aming Diyos na pupurihin, sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Isang mapagpalang araw para sa bawat isa po sa atin. Happy Holy Week sa bawat isa po na sumasabay at nanonood sa ating midweek worship service online ministry ng Zion Christian Fellowship Baliwag. Sa linggong ito ay magkakaroon po tayo ng Holy Week special messages na may kinalaman po sa mga mahalagang aral na may kinalaman po sa mahal na araw. At probably nagtataka po tayo bakit nga po ba mahal na araw ang tawag natin sa Holy Week. Siguro po dahil merong isang Diyos na nagmahal po sa atin, namatay sa krus ng Kalbaryo at binayaran po ang ating mga kasalanan ng mahal. Para po sa gabing ito ay pag-aaralan po natin ang isang bahagi sa Biblia na atin pong babalikan, magkakaroon po tayo ng pagbabalik tanaw upang makita po natin ang mga nakatagong prinsipyo na magbibigay po sa atin ng pagpapala at kaligtasan sa ating mga buhay. Sa Luke chapter 23 verse 39 to 43, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Next slide. Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya'y sinabi, "Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan. Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama." Sinabi pa niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At ang sagot ng ating Panginoon, sumagot siya, "Katotohanan, sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Pinamagatan ko po ang Holy Week Special midweek worship service natin ito na last minute salvation. Posible kaya na sa bawat isa po sa atin ay maligtas at makaranas po ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Kristo. For me, Holy Week is not just about vacation, but this is more about salvation. Hindi lang po ito araw ng pamamahinga, araw na kung saan tayo po ay bumibisita sa mga mahal sa buhay, bagamat tayo po ay nasa quarantine, kaya medyo iba po ang ating Holy Week celebration para sa taong ito, kagaya din po ng last year. But this is not just about vacation, but this is more of salvation. And specifically, ito po ay may kinalaman po sa katiyakan ng ating kaligtasan. Posible ba sa isang tao na makatiyak siya sa kanyang kaligtasan? Ang sabi po nila sa mga Christian born again, posible ba sa isang tao ang maligtas at magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan? Well, pag-aaralan po natin yan ngayong gabi at alam po natin na yung binasa nating talata ay may kinalaman po sa kwento patungkol kay Jesus na kung saan siya ipinako katabi po ng dalawang kriminal
na nagkasala at nahatulan din po ng pagkakapako sa krus ng Kalbaryo. This story answers important questions na tinatanong po ng mga tao during Holy Week. Or hindi lang po during Holy Week, kundi maging everyday sa ating mga buhay. What must I do to be saved? Ano bang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Paano ako makakatiyak na ako ay naligtas at ligtas na ng ating Panginoon? Paano ako maliligtas at kailan o saan ako pwedeng maligtas? Ito pong apat na tanong na to ay sasagutin natin hopefully. Actually, sinagot po ito ng isa sa mga kriminal na nanampalataya at nagpakumbaba sa ating Panginoon samantalang sila'y sabay-sabay na ipinako. Meron pong limang katotohanan na pwede nating matutunan sa isang kriminal na malapit ng mamatay habang siya'y nakapako. Alam niyo po, isang bagay po ang na-realize at natutunan ko, ang isang taong malapit ng mamatay ay hindi ho nagsasayang ng mga salita at kwento. Bawat salitang lalabas sa kanyang bibig ay pili, sigurado, at mahalaga. That's why, ito pong pag-aaralan natin ito ay matitiyak po natin na makakapagbigay sa atin ng paglilinaw at kaliwanagan patungkol sa kaligtasan sapagkat ito ang mga huling salita at request ng isang malapit ng mamatay na tao, kagaya po sa kwento, ang kriminal na ipinako sa katabi ni Jesus. Now, ang kwento po ay may dalawang taong na napako sa tabi ni Jesus, dalawang kriminal, dalawang magnanakaw. Subalit, dalawa rin po ang kanilang pagtugon at pagkakakilala at pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Yung isa po ay nagtanong ng isang napakahalagang tanong na nagbigay pabor sa kanyang buhay. Sabi niya, "Remember me, Lord. Remember me, Jesus." At siya po ay binigyan ni Lord ng katiyakan ng kaligtasan by saying to him, I assure you, tinitiyak ko na ikaw ay maliligtas at maisasama ko sa aking paraiso. Ang lalaking ito ay maituturing po nating hindi lamang kriminal, kundi isang taong probably walang pinag-aralan. Subalit, sa kabila po ng kanyang salat na kaalaman sa buhay, meron siyang basic truth na alam niya patungkol kay Jesus. Maaring wala siyang religious knowledge, pero meron siyang common knowledge, kagaya mo at kagaya ko, which very important para makilala natin si Jesus at magbigay sa atin ng kaligtasan. Now, palagi po nating tatandaan na there are things we can know about Jesus, but there are things that we must know about Him. Alam niyo po, ang Pilipino, kilala naman po ang ating Panginoon, subalit ang nakakapagtaka, kahit kilala niya ang Diyos, meron pa rin siyang pag-aalinlangan patungkol sa alok na kaligtasan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. So, what are the things that we must know about Jesus? 5 things that we need to know about Easter to get saved. 5 bagay na dapat nating malaman at matutunan patungkol sa mahal na araw upang magbigay ito sa atin ng katiyakan ng kaligtasan. Sa dying criminal na ito, 1, na alam niya patungkol sa kanyang buhay at sa ating Panginoon, sabi niya, "I must know that I will face God when I die. I must know that I will face God when I die." The first truth that we can learn about Easter in order for us to get saved is that we must know that we will face God when we die. Ang tawag ko dito ay ang realidad ng kamatayan. Ang realidad ng kamatayan. Sabi ho dito sa Luke 22, 23 verse 40, "Subalit sinaway siya ng isa, at sa kanya ay sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan." So yung isang kriminal, tinutot siya, pinagtatawanan, nilalait niya ang ating Panginoong Jesus. Subalit yung isa ay sinaway siya at sinabihan siya na dapat matakot tayo sa ating Panginoon sapagkat may hatol tayong kahinatnan matapos tayong mamatay sa parusang ito. Now, Every man knows the seriousness of death. Hindi ho kailangan ng religion dyan para malaman natin ang kaseryosohan ng usaping kamatayan. Alam natin na ang kamatayan ay isang seryosong bagay, isang seryosong usapin. Hindi natin to kayang i-delay, i-bargain sa ating Panginoon. Hindi rin natin to kayang takasan o iwasan man. No, any man knows this common knowledge that when we die, we will face God when we die. No. Alam niyo po, para sa akin, ang kamatayan ay isang bagay na tiyak na hindi tiyak. Ano po bang ibig kong sabihin niyan?
tiyak natin na tayo mamamatay, subalit hindi natin alam o tiyak kung kailan tayo mamamatay. That's why, kailangan po tayong maghanda imbis na matakot sa kamatayan. Now, ang katotohanan po sa salitang ito eh, the reason why people don't realize the seriousness of death is because we think that death is an end of itself. Akala natin, pag ang tao ay namatay, ay tapos na ho ang lahat. Katapusan na rin po ito ng buhay at hininga. Nagkakamali po tayo, mga kapatid. Death is not the end of everything. Actually, death is just the beginning of eternity. Death is just the beginning of eternity. Kaya nga po, ang tawag po sa isang taong pumanaw na ay sumakabilang buhay. May pangalawang buhay po siyang pupuntahan. At nakadepende ho ito kung siya'y pupuntang langit o impyerno, depende ho sa kanyang pagtanggap at mga desisyong ginawa kasama ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, ang katiyakan na ang tao'y mamamatay, aksidente man yan, karamdaman man yan, COVID-19 man yan, ay 100%. 100% ang mortality rate ayon po sa mga nag-aaral ng statistic. No. Hebrews chapter 9 verse 27 says, "It is appointed for men to die once, and after that comes judgment." Sa Tagalog, itinakda sa mga tao, sa tao, na minsan sila'y mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Ang kamatayan ay isang bagay na itinakda na ng ating Panginoon bago pa tayo isilang. In other words, hindi natin to kayang iwasan, hindi natin to kayang takbuhan, ito po'y tiyak na darating sa ating mga buhay. Pero ang pinakamahalaga ay hindi ho yung kailan tayo mamamatay, kundi ano po ang mangyayari sa atin kapag tayo'y namatay. After death, the Bible says, comes judgment. May paghuhukom na mangyayari. So death is not the end of itself. Meron pa hong paghuhukom na mangyayari. At ang tawag po namin dito, mga pastor, is divine appointment. Isang pakikipagkita kasama ang ating Panginoon. One thing that we can cancel, at isang appointment na siguradong hindi tayo malilate sapagkat may susundo sa ating mga kaluluwa. So the first truth that we should learn about Easter is that death is sure, and that when we die, we will face God. Number two, na alam po ng criminal na to na naligtas, at alam rin po natin, common knowledge about Jesus that we must know is that I must know that I have sinned against God. Yung una po, ang realidad ng kamatayan. Pangalawa, ang realidad ng kasalanan. We must know that we have sinned against God. May katiyakan ng kamatayan, subalit meron din po tayong pagkakasala. Ito po'y katotohanan na alam nating lahat. Sinabi ho ito ng kriminal, dun ho sa tumutot siya sa ating Panginoon. Luke chapter 23, verse 41. Tama lamang na tayo'y parusahan ng dahil, ng ganito, dahil sa ating mga ginawa. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ito pong kriminal na to, eh hindi humabait. Kaya nga po siya ay kriminal, masama po. Subalit, alam niya sa kanyang puso, alam niya sa kanyang buhay na nararapat lang ang kaparusahan ng pagkakapako sa krus sapagkat alam niya may ginawa siyang mali o kasalanan. Hindi niya binanggit specifically kung ano ang kanyang kasalanan, pero inamin niya sa harapan ng kanyang Diyos, sa ating Panginoong Jesus, na siya'y nagkasala din. Alam niyo po ba, hindi man relihiyoso ang kriminal na to. Para na rin po siyang isang tao na naging malapit sa ating Panginoon sapagkat alam po niya yung salitang confession. Alam niyo po ba, the word confession came from the word homologeo. Ibig sabihin po ng homologeo, homo, same, logeo, words, at pag pinag-connect po natin yan, it means saying the same thing or the same words that God knows about us. Alam ba ng Diyos na tayo nagkasala? Alam niya. Subalit, nais ng Panginoon na marinig mismo niya sa ating mga bibig ang pag-amin natin sa kasalanan na alam ng Diyos na nagawa natin para sa Kanya. Yan po yung totoong pag-amin. Now, the Bible does not say what this criminal had committed or done. Hindi natin alam kung anong ginawa niya. Maaring murder, maaring treason, maaring pagre-rebelde, maaring pagnanakaw. Ang saya siguro kung binanggit po kung ano po yung uri ng kanyang pagkakasala, kagaya ng mga naririnig natin sa news kapag kami nahuling kriminal. Pero siguro hindi na po mahalaga yon. Ang mahalaga po ay inamin niya na siya ay nagkasala. Meron niya pong mga tao, di po ba, nahuhuli na sila na nagkasala.
nailalagay na po yung tag kung anong kasalanan na kanila nagawa, subalit hindi pa rin nila inaamin na nagawa nila mismo yung kasalanan. Pero kapatid, meron akong tanong sa iyo sa araw na ito. Am I a sinner? Ikaw ba? Kaya mo bang aminin sa harap ng tao, ibang tao, maging sa ating Panginoon, na ikaw o ako ay isang makasalanan? Now, how many crimes do we have to commit for us to become a criminal? Ilang krimen ang kailangan nating gawin para matawag tayong kriminal? Simple lamang po yung sagot. Isang krimen lang. So regardless kung anong uri ng krimen na yon, maliit man o malaki, basta may nagawa tayong labag sa batas, ang tawag ho sa atin ay kriminal. So hindi natin kailangan gumawa ng maraming krimen o malaking krimen para matawag tayong kriminal. Isang krimen lang ang pwede natin gawin para matawag tayong kriminal. Now, kaya ko tinatanong yan because how many sin do we have to commit to become a sinner? Of course, ang sagot ay, syempre isa lang. So, you see mga kapatid, ang pagiging makasalanan ay wala ho yan sa dami, sa laki, sa liit ng kasalanan. Minsan po, di ba, sinasabi natin, maliit lang naman po ang kasalanan ko, Pastor. Di kagaya ng iba. Di hamak na mas mabuti ako kumpara sa iba. Pero yun nga, mga kapatid, eh, sin is sin regardless kung ganito kalaki o kaliit. So, am I a sinner? Are you a sinner? Ang sagot po doon, yes, we are a sinner. Tayo po ay makasalanan. Romans chapter 6, verse 23 says, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ito po'y seryosong usapin din sa harapan ng ating Panginoon. At sa sobrang seryoso po ng kasalanan, nagdalaho ito ng kamatayan sa ating Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo. Subalit, sabi po ng Panginoon sa Romans 6:23, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Now, reminder mga kapatid, pagdating po sa kasalanan, heaven is a perfect place. Ang langit ay isang perpektong lugar. Pero gumawa si Jesus ng paraan sa ating mga imperfect person upang magkasya, mag-fit in, at makapasok tayo sa langit. Although heaven is a perfect place, but Jesus made a way so that the imperfect people just like us would fit in to heaven. Amen? So, bagamat makasalanan po yung kriminal, bagamat makasalanan tayo, o ikaw o ako, ang mahalaga ho doon, may ginawa ang Panginoon, may ginawa ang Diyos na pamamaraan para ang isang makasalanan kagaya mo at kagaya ko ay makapasok sa kalangitan. Amen. Now, we are not designed to live on earth forever. Hindi tayo nilikha ng Panginoon na mabuhay na magtagal. May limitasyon po ang ating lakas, ang ating kalusugan, ang ating buhay. Sooner or later, we will die. Sapagkat ang kamatayan ay isang bagay na tiyak na hindi tiyak. Subalit, mga kapatid, gano'n man kalungkot po yung statement na iyon, God wants you to fit in heaven. Alam niyo po ba kung anong tawag niyan sa Bible? Salvation plan of the Lord. Salvation plan of the Lord. Ang totoo niyan, ikaw at ako, we don't deserve heaven. We don't deserve heaven. Hindi natin to pinagtrabahuan, hindi natin to kayang pagtrabahuan, at lalong-lalo na hindi natin to kayang pagbayaran kahit pasanin natin yung krus, hindi tayo kumain ng karne dahil sa Holy Week na ito, magsakripisyo tayo, mamanata tayo, hindi natin kayang bayaran ang ating kaligtasan sapagkat matindi ang ating mga pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Pero ang kagandahan na ito mga kapatid, ito po yung regalo ng Diyos. At alam nyo, ang maganda sa regalo, hindi mo kailangang pagtrabahuan kusa itong binibigay sa iyo ng isang taong nagmamahal sa iyo. So, the second thing that we must know in order for us to get saved about Easter is that we are all sinners in front of God. Number three, pangatlong katotohanan na dapat nating maintindihan at malaman sa panahon ng mahal na araw, I must know that Jesus is more than a man. I must know that Jesus is more than a man. Ito po ay ang realidad ng pagka-Diyos ni Jesus. Yung una po, ang realidad ng kamatayan. Pangalawa, ang realidad ng ating pagkakasala o kasalanan. Pangatlo, ang realidad ng pagka-Diyos ni Jesus. That we should learn and we should accept this truth that Jesus is more than a man. He is God. Sabi po ito ng kriminal na nanampalataya kay Jesus. Sabi niya, subalit ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama.
Ang tanong ko, paano niya nalaman na walang masamang ginawa ang taong ito, no? Hindi naman niya nakita si Jesus. Siya'y nakakulong probably bago ho yung kanyang execution sa cross. Wala siyang relasyon kay Jesus sapagkat hindi naman sila magkamag-anak, hindi rin siya disipulo. But my hint would be, yung konsensya niya ang nag-udyok at nagsabi sa kanya na itong si Jesus ay hindi lang tao, kundi Diyos na walang kasalanan. This criminal is uneducated. But he know something about Jesus. He knew something about Jesus. Meron siyang alam na posibleng alam din po natin at alam po ng lahat ng tao. At hindi rin niya kinumpara kanyang sarili sa ating Panginoon. Hindi niya sinabing, kagaya mo lang din ako, mabuti ka, naging mabait ka ako, naging masama ang buhay ko. No? At kaya po niya ito ginawa sapagkat alam niya that this man is more than a man. He is Jesus and Jesus is sinless. Walang anumang kasalanan na nagawa. Walang anumang kasalanan na nagawa. Sabi po sa aklat ng Mangaral, Ecclesiastes chapter 7 verse 20, sabi ni King Solomon, walang taong nabubuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kahit ipagmayabang pa natin, ipagmalaki pa natin sa Diyos ang ating mga mabubuting gawa, isang bagay po ang totoo at malinaw na tayo po'y nahagawa pa rin po ng pagkakasala. Subalit, ang Panginoong Jesus, na-realize po ng kriminal na to, ng magnanakaw na ito, that Jesus is not just human. He is more than a man. He is unusual. He must be God. Sabi niya, alam ko, Diyos ito na walang anumang pagkakasala na nagawa laban sa tao at maging sa Diyos. Sino sa kasaysayan ang alam mong nakapagligtas ng maraming tao according to history? Well, in my research, si Norman Borlaug na nanalo ng Nobel Peace Prize Award ay isang agricultural scientist na naka-imbento po ng isang high health disease resistant crops kung saan dahil po sa invention niyang ito napigilan po ang pagkamatay ng mga halaman, tanim at dahil po dyan naiwasan po ang massive o worldwide starvation in the 20th century. So kung titingnan po natin, pwede natin pagbasihan, probably ito pong si Norman Borlaug may pagmamalaki, may pagmamayabang sa ating Panginoon. At pwede natin sabihin, siya po'y tagapagligtas, siya ay hero. But in my research, according po sa autobiography ni Norman Borlaug, he never claimed to be a savior of the world, bagamat niligtas niya yung mahigit 2 billion population ng buong mundo sa pagkagutom dahil sa kanyang imbensyon. Hindi niya inisip na siya po ay mataas kumpara sa iba ng mga tao, mataas ang posisyon sa ating Panginoon. In fact, nung siya po ay 5 years old pa lamang, tinanggap niya ang ating Panginoong Jesus bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas sa kanyang buhay. Pinapasok niya at pinaghari at nagkaroon siya ng katiyakan ng kaligtasan. Norman Borlaug actually is a devout Christian believer of Jesus. Meron po siyang katiyakan ng kaligtasan. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Tama po. Siya po'y namatay katabi ang mga makasalanan, pero hindi siya makasalanan. Tama po. Siya'y pinako sa krus na makasalanan, subalit namatay siya para sa kasalanan ng iba, hindi sa kasalanan niya. Itinuring po siyang makasalanan ang ating Panginoong Jesus upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng ating Panginoon. Pang-apat na katotohanan na dapat nating malaman at maintindihan ngayong panahon ng Holy Week. I must know that only God's grace can save me. Ang realidad ng biyaya ng Diyos para sa atin. Una po, ang realidad ng kamatayan, ang realidad ng kasalanan, ang realidad ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Pang-apat, ang realidad ng biyaya ng Diyos para sa atin. Grace is very powerful. Grace is instrumental sa kaligtasan po natin. Luke chapter 23 verse 42. Sinabi pa ho ng kriminal na to, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Napakaganda po ng kanyang panalangin. Napakaganda po ng kanyang request. Napakaganda po ng kanyang sinabi sa ating Panginoong Jesus habang sila po ay sabay-sabay po na nakabitin dun sa krus kung saan sila ipinako.
Alam niya na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Alam niya na hindi niya kayang pagbayaran ang kanyang kasamaan na ginawa mula pagkabata hanggang siya ipinako. Alam niya na wala siyang may pagmamayabang o may aalay sa ating Panginoon. Hindi niya kinumpara ang kanyang sarili, hindi rin siya nagmakaawa, hindi niya brinaybi, sinuhulan. Ang ating Panginoon, hindi siya nag-donate ng malaking pera para maligtas, hindi siya nagpanata, hindi siya gumawa ng maraming mabuting bagay. No? Subalit, isang bagay po ang magandang ginawa ng kriminal na to. Umasa po siya sa biyaya lamang ng ating Panginoon. Alam niya na hindi siya mabuti, alam niya na hindi siya nakapasa sa pamantayan ng Biblia o ng ating Panginoon. Subalit, umaasa siya, nakahahabagan siya ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo po, sabi niya, remember me, O Lord. Remember me. Para sa akin, remember me. Yung pagkakasabi po niya sa salitang yon, Jesus, alalahanin mo ako. It is considered to be the shortest salvation prayer. Bagamat siya hindi religyoso, subalit pagdating sa panahon na kaharap mo na ang Diyos, alam niya kung paano siya magpapakumbaba. Alam niya kung paano siya hihingi ng awa at habag sa ating Panginoon. So, it's not the words in our prayers that matters. It's not the words in our prayers that matters, but it's the direction of the heart that matter. This criminal, hindi ho siya nanalangin ng mapalamuting panalangin, ng theological na panalangin, subalit simple lang kanyang panalangin. Remember me, O Lord. Ito po ay isang panalangin na diretso mismo sa ating Panginoon. Diretso mismo sa ating Panginoon. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sapagkat, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kahit gaano kadami pa ang ginawa nating tama o maganda, hindi pa rin natin ito pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Sapagkat tanging sa biyaya lamang. At alam niyo po ba yung salitang grace o biyaya? It means something for nothing. God's grace given to us for nothing. Wala naman tayong naibigay na sukli sa Kanya. Kaya okay lang po yun, sapagkat kung kaya nating bayaran ang ibinigay na kaligtasan ng ating Diyos, hindi na ho ito kaligtasan, kundi pinagtrabahuan na po natin. But because this is a gift from God, kailangan po tayong umasa sa kaligtasan na bigay ng ating Panginoon. Now, kapatid, nais kong tanggapin mo ang Jesus na alam at kilala mo tuwing mahal na araw. And alam niyo, maraming mga tao kilala si Jesus, subalit hindi naniniwala kay Jesus. For a person to go to hell, para sa isang tao na mapuntang impyerno, we have to say no and reject Jesus. Sabi nila, anong klaseng Diyos ang magtutulak at magdadala sa mga taong namatay papuntang impyerno? Hindi po si Jesus ang nagtutulak sa mga tao para pumuntang impyerno. Because for a person to go to hell, he must say no and reject Jesus. But for a person to go to heaven, we just have to simply say yes to Jesus. Yes, Jesus, I accept you as my Lord and Savior in my life. Tanggapin mo ako, Panginoon. Alalahanin mo ako kung gusto po nating maligtas sa buhay na ito. Now, if there's any way to get saved, kung meron pong paraan para maligtas, halimbawa po ang paggawa ng mabuti, pagsisimba, pagluhod ng mahaba, God will not waste His time and send Jesus to the cross if there's other way for us to get saved. Bakit pa ho siya magsasayang ng oras kung kaya naman pala nating maligtas sa paraan natin? Subalit alam ng Panginoon na ito ang tama at tanging paraan lamang o daan para mapagbayaran ang ating kasalanan at maligtas po tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panglimang katotohanan at panghuling katotohanan na dapat nating tanggapin at aminin sa harapan ng ating Panginoon kung gusto po nating maligtas. I must know that Jesus will save me if I ask. I must know that Jesus will save me if I ask. Ang tawag ko dito ay ang realidad ng kaligtasan. Ang realidad ng kaligtasan. I must know Jesus will save me if I ask. Sabi po niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Although hindi siya religyoso, pero ang linaw po sa kanya kung sino po ang kaharap niya. Ang linaw po sa kanya kung sino si Jesus para sa kanya at kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa kanyang hiling. At
Sumagot si Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Now, notice mga kapatid, no? Yung pong tumutot siya, yung pong nanlalait kay Jesus na masasakit na salita sa kanya, hindi man lang niya sinagot. Subalit ang lalaking ito na nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at nagmakaawa ay kinausap at sinagot ng ating Panginoon sapagkat alam niya na siya ay nananampalataya para sa kanya. At sa kanyang simpleng panalangin, Lord, remember me. Alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa iyong paraiso. Notice, hindi ho niya hiningi sa Panginoon na siya po ay pagalingin sa mga sugat sa pagkakapako sa krus. Hindi rin niya hiniling sa Panginoon, Lord, tanggalin mo ako sa krus na to. Magicin mo na mawala ako dito, na matakasan ko ang krus na to. Hindi niya hiniling na siya ay malibre sa hukom o judgment ng kanyang pagkakasala. Bagkos, ang hiniling po niya ay iligtas siya. Sapagkat malinaw po at alam po ng kriminal na to, ng taong ito, na ang greatest need po niya ay hindi escape or relief or comfort from the cross, but his greatest need is salvation, forgiveness, and the assurance of eternal life. Para ho niyang sinasabi, dapat lang na maparusahan ako dito. Subalit Lord, ayokong matapos ang buhay ko na at maalala nila at maalala mo Panginoon na ako'y makasalanan lamang. Gusto kong magtapos ang buhay kong ito dito sa krus na ito na kumikilala, nagpapakumbaba at tinatanggap ka bilang aking sariling Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Napakaganda po ng ginawa ng lalaking ito. He realized that his greatest need is salvation, forgiveness, assurance, and eternal life. Sabi nga po sa Acts chapter 16 verse 31, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesus at maliligtas tayo. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hindi tayo maliligtas by just observing the Holy Week. Hindi tayo maliligtas by just praying, by just not eating pork during the Holy Week. Subalit maliligtas daw po tayo kung tayo po ay mananampalataya at magpapakumbaba. Aaminin natin ating pagkakasala. Magkakaroon tayo ng katiyakan ng kaligtasan. Na-realize ko mga kapatid, no? When someone is dying, when someone is about to die, one lesson we can learn about this criminal. Get straight to the point. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kausapin mo ang Panginoon, wala nang religious rules, wala nang religious regulation. Diretso ka na sa ating Panginoon sapagkat alam natin siya lamang po ang pwede makapagligtas sa ating mga buhay. Question, what is my assurance of salvation? What is your assurance of salvation? Ang sagot po, makikita natin to sa kwento ng kriminal na nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay ayon po sa pangako ng salita ng Diyos. Ayon po sa pangako ng salita ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ang sabi po ng kriminal na to sa kanya, alalahanin mo ako, Panginoon, pag ikaw ay nasa iyo ng paraiso. Wala siyang nakitang ebidensya, subalit nagtiwala siya. Ang sagot naman po ng Panginoon sa kanya, sinasabi ko sa iyo, katotohanan, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Hindi ho niya binasi sa feelings. Hindi ho niya binasi sa something magical moment na may nangyari para ma-realize niya at maniwala siya na meron siyang kaligtasan. Ganun ho kasi dapat, hindi natin binabase sa nararamdaman lang natin, kundi sa pangako ng salita ng Diyos na kung ikaw ay sasampalataya, ikaw ay maliligtas. Manalig ka sa pinangako ng ating Panginoon ng kaligtasan. When I receive Jesus, when you receive Jesus, you will receive salvation. At ayon po dun sa binanggit ng ating Panginoong Jesus, it is today, immediate. Today, sabi niya, I tell you today, sabi niya, and then it is certain or sure, you will, sigurado, hindi niya sinabing, you would, or I think you will, you might, no. At ang sabi niya, you will be with me, it talks about relationship, in paradise, it is forever. In other words, sa kanyang pangalawang buhay, alam niya, hindi siya napunta ang impyerno, kundi nakapiling niya ang ating Panginoon dun sa langit sapagkat siya ay nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Ikaw kapatid, ngayong mahal na araw, may tanong ako sa iyo. When can you be saved? When can you be saved? When can I be saved? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ngayon daw po ang oras at ang panahon, tamang panahon, ng pabor ng ating Panginoon, naririnig mo ang salita ng Diyos, napapanood mo ito, sumampalataya ka at tanggapin mo ang alok na kaligtasan ng ating Panginoon.
Romans chapter 10 verse 13 says in the NLT version, anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Anyone, sino ka man. Maring hindi ka miyembro ng Zion Christian Fellowship, but that's okay. Maring hindi ka religyoso, maring hindi ka mabait sa tingin mo, maring minagawa kang mali na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng iba. Pero okay lang yan, mga kapatid, sapagkat ang pangako ng Panginoon, sino man, kasama ka doon. Ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Maliligtas. Alam niyo po, ang nakakatawa ho sa panahon ng mahal na araw, people reject God here on earth and they wanted heaven. They wanted heaven without Jesus. Habang sila ay nabubuhay ngayon, ayaw nila kay Jesus, ayaw nilang pakinggan ang salita ng Panginoon, ayaw nilang magsimba, ayaw nilang tanggapin at kilalanin si Jesus bilang sariling Panginoon ng tagapagligtas. Subalit, umaasa sila ng buhay na walang hanggan. Umaasa sila ng langit. Hindi ho pwedeng mangyari yon. Hindi tayo pwedeng umasa ng langit na hindi natin kinikilala si Jesus sa ating buhay. Gayahin po natin ang kriminal na to. Dalawang tao, dalawang tugon, ang isa ininsulto ang ating Panginoong Jesus, subalit ang isa'y nagpakumbaba at tinanggap si Jesus bilang kanyang sariling Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, ngayong oras na ito, it's your choice. Do not delay it. Sapagkat ang hindi pagdidesisyon, actually, ay decision na. Maring sabihin mo, saka na lang ako tatanggap. Ang ganda ng message ni Pastor, pero hindi pa ako ready. But you're already making a decision. Today, I want you to know, even a last-minute salvation can save someone. So decide now. It's your time. It's now or never. Nag-aantay sa iyo ang ating Panginoon. Nais kitang anyayahan sa isang panalangin. Panalangin ng pagtanggap, pagpapakumbaba, panalangin sa alok ng pagmamahal ng Diyos at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kapatid, tayo po'y yumuko, ikit natin ating mga mata, magpakumbaba po tayo sa harapan ng ating Diyos. Kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon ngayong mahal na araw na ito, hindi aksidente na napanood mo po ang video na ito. Kinakausap ka ng Diyos, nais kang mahalin ng Panginoon, nais kang iligtas ng Diyos. Ayaw ng Diyos na magtapos ang buhay mo sa isang pangit na kwento alaala. Nais ng Diyos, in the last minute, makilala mo siya at tanggapin mo siya. Hindi pa huli ang lahat. Sundan mo ko sa panalangin ganito. Sumunod ka sa akin, huwag kang matakot. Sundan mo ang panalangin ito na panalangin mo rin sa ating Panginoon. Panginoong Jesus, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako'y makasalanan. Alam ko na ang buhay ko'y may hangganan. Ang kamatayan ay tiyak at siguradong darating sa aking buhay. May langit at may impyerno. Subalit, Panginoon, sa oras na ito, ako'y nagpapakumbaba sa inyo at tinatanggap ko ang iyong alok ng kapatawaran at pagliligtas sa aking mga buhay. Patawarin niyo po ako, linisin niyo po ako, tulungan mo po ako na kilalanin ka bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Wala akong mabubuting gawa na maaaring maipagmalaki sa inyo. Subalit, ako'y umaasa lamang sa iyong biyaya, Panginoon, para tanggapin ako sa iyong paraiso. Simula sa oras na ito, tinatanggap kita, halika Panginoon, maghari ka sa aking puso at buhay. Ito ang aking samot dalangin na may pagpapakumbaba at pananampalataya sa pangalan ni Kristo Jesus na aking Panginoon. Amen at amen. Kapatid, ako'y naniniwala kung ikay nagpakumbaba at sumunod sa panalangin simple na binanggit ko, binigyan ka ng Panginoon sa mga oras na ito ng last minute salvation, ng katiyakan, ng kaligtasan. Magpatuloy kang sumunod sa ating Panginoon. Patuloy kang sumamba at manood at makinig sa salita ng Diyos. At sigurado akong tsakang pagpapalain ng ating Diyos. God bless you, kapatid. Happy Holy Week. Unforgiven because you were forsaken. And I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. I'm forgiven. Because you were forsaken. And I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me.
died and rose again. Amazing love, well how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be? You are King and died for me. Ngayon naman po, dadako tayo sa ating prayer. Pagpe-pray po natin ang SHIELD, which is scientists, health worker, isolated, everyone, leader, and destitute. So, simulan po natin ngayon sa scientists. Tayo po yung muko at manalangin. Yes, Lord, unatikit sa lahat, Panginoon ko. Maraming salamat sa binigay niyo po ngayon ng mga vaccine sa amin, Panginoon ko. Maraming salamat sa
binigay niyo pong wisdom sa mga scientists na naka-discover na itong vaccine, Lord God. And we pray, Lord Jesus, na ma-improve pa nila to, Lord God. Ma-maximize pa nila to, Lord Jesus. At every variant, every evolution ng virus, Lord God, ay magkaroon ng vaccine, Panginoon ko. Gabayan niyo po yung mga scientists na nagre-research, mga naghahanap ng solusyon ng vaccine para dito, Panginoon ko. And we pray, Lord Jesus, yung health workers, Panginoon ko, we pray, Lord God, na yung mga health workers ay bigyan nyo sila ng protection, Lord God, na hindi rin sila magkaroon ng virus, Panginoon ko, kundi sila yung mismong maging way para maproteksyonan yung mga bawat tao, Lord God. And I pray, Lord Jesus, na gamitin niyo po sila, Lord God, as instrument, Lord God, ng inyong healing touch, Panginoon ko. Yung bawat health workers, bawat doktor, bawat nurse, Panginoon ko, bawat frontliner, Panginoon ko, bawat police, bawat sundalo. And maging, Lord God, yung bawat mga nagkatrabaho sa ospital, Panginoon ko, yung utility, sa mga food industry, Panginoon ko, yung mga nagdi-deliver, Panginoon ko, lahat ng frontliner, Panginoon ko. We pray, Lord Jesus, na kayo magbigay sa kanilang protection, guidance, Lord God, and provision, Panginoon ko. And we pray, Lord Jesus, yung mga isolated, Panginoon ko. We pray, Lord Jesus, na yung mga tao, Lord God, na nagkaroon ng virus, Panginoon ko, na isolate sila dahil sa COVID na to, Panginoon ko. Tulungan nyo sila, Lord God, to receive healing, Panginoon ko. To receive yung inyong kalakasan, Panginoon ko. We pray, Lord Jesus, na kayo yung magbigay sa kanila, Lord God, ng comfort, Panginoon ko. Na sa ngayon, Lord God, nag-iisa sila, nararamdaman nila, Lord God, yung loneliness, Lord God. Tulungan nyo sila, Lord God, to feel your presence, Panginoon ko. May Lord God, sa bawat cases, Lord God, na hindi, Lord God, na quarantine, Panginoon ko, ng 14 days, Lord Jesus. We pray, Lord God, na kayo magbigay sa kanila, Lord God, ng gabay, Panginoon ko. We pray, Lord Jesus, yung bawat isa, Lord God, bawat isa na nakakaranas, Panginoon ko, ng pandemyang ito, ng ECQ na to, Lord God, na this week, Lord God, tulungan niyo po yung bawat isa, Lord God, na magkaroon ng gabay, Panginoon ko, kung paanong makakasurvive sa sitwasyon na to, Panginoon ko. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord God, na magkaroon ng provision, Panginoon ko, Lord God. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng kalakasan, ng kakayahan, ng panggastos, Panginoon ko, sa nararanasan namin problema ngayon, Lord God, kundi sa inyo lamang, Panginoon ko. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon ko, spiritually and physically, Panginoon ko. I pray, Lord God, na kayo yung maging lakas namin. And we pray, Lord God, yung bawat leaders, Lord God, na namumunong sa aming government, Panginoon ko, sa bawat barangay, sa bawat munisipyo, sa buong bansa, Panginoon ko, na nangunguna sa aming government, Lord God. We pray, Lord God, wisdom, Lord God. We pray, Lord God, yung dignity, Panginoon ko, di sila masilaw sa pera, Lord God, sa pandemyang ito, kundi, Lord God, makita nila yung kahalagahan, Lord God, kung paano masolusyonan yung problemang ito yung nararanasan ng bansa, Panginoon ko. Tulungan niyo po na yung aming president na siyang manguna, Lord God, sa gawaing ito, Lord God, sa pandemyang ito, Lord God. Tulungan niyo po siya na magkaroon ng wisdom and ng guidance, Panginoon ko. And we pray, Lord Jesus, higit sa lahat yung mga destitute, Lord God, yung mga in need, yung mga totoong nangangailangan ng gabay, yung totoong nangangailangan, Lord God, ng gabay ng gobyerno, ng provision ng gobyerno, Lord God. I pray, Lord God, na sila mismo, Lord God, ay makaranas ng pagpapala sa inyo, higit pa sa kanilang inaasahan, Panginoon ko. We pray, Lord God, maging yung mga weak, Lord God, yung mga weak na tao ngayon, Lord God, yung mga old na prone sa virus, Lord God, yung mga senior citizen, maging yung mga kabataan, Panginoon ko. I pray, Lord Jesus, na kayo yung magbigay sa kanila ng healing, Lord God, ng cover, Lord God, na protection ninyo, Lord God. We pray, Lord Jesus, your victory, Panginoon ko, sa pandemyang ito, Lord Jesus. We pray, Lord God, your provision, your protection, Lord God, sa bawat isa, Panginoon ko, sa members namin, maging sa mga leaders ng church namin, Lord God, at sa bawat isa, Panginoon ko. We thank you, Lord Jesus. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen.